Hello po, Boss Kira. Matagal na po akong silent listener ninyo. At dahil naantig po ako, ay gusto ko rin pong ibahagi ang aking kwento sa dalawa kong pamangkin. Itago nyo na lang po sila sa mga pangalang Mary at Jello. Maikli lang po itong kwento na to. Nangyari po ito noong 4 na taong gulang pa lamang po si Jello. December po noon. At iyon ang unang selebrasyon namin ng Pasko na hindi kasama ang pangalawang lolo namin. Dahil pumanaw po siya noong August 2014. Tuwing Pasko po kasi, lahat kami ng pamilya namin ay nag-uuwian dito sa aming probinsya. Gabi na po noon at lahat ay busy sa paghahanda dahil ilang oras na lang ay malapit ng mag-countdown. At dahil sa 4 na taong gulang pa lang si Jello noon, eh nakahiligan kong aliwin yung bata para hindi po umiyak o mag-tantrums. Sa bahay po kasi ay merong second floor. Pero hindi masyadong ginagamit yon kung hindi naman kailangan. May pagkamatandang bahay na yung itsura ng bahay na yon. At kung titignan mula sa labas, ay magkahalong luma at moderno ang itsura nito. At pagpapasok naman kayo sa bahay, salas agad ang bubungad sa inyo. At sa gilid po nito ay yung hagdan paakyat sa second floor. Tuwing gabi po kasi, ay hindi na nahahagip ng ilaw ng sala yung hagdan paakyat sa second floor. Kaya naman sobrang dilim nun. Hindi mo na rin maaaninag yung steps pataas nun. Maliban na lang syempre kung buksan mo yung ilaw. At ito na nga po, Boss Kira. Habang nakikipaglaro ako sa aking pamangkin ng pasahan bola, ay bigla ko po itong naihagis sa kanya ng hindi naman kalakasan. Pero lumagpas pa rin po yun sa kanya at napunta doon sa may gilid ng baba ng hagdan. Dahil maliksi yung bata, ay mabilis niyang nahabol yung bola. At dahil nga po ingat kami sa kanya, eh agad din akong napasunod. Baka kasi biglang umakyat tapos mahulog. Noong nasa likod na po ako ni Jello at hawak-hawak ko na yung kanyang likuran, ay kinakausap ko pa ito kung nasaan na yung bola. Pero nagtataka po ako nun kasi pakiramdam ko, bakit parang biglang tumahimik yung batang to? At parang may tinitignan siya. Siyempre naisip ko yung bola lang yung tinitignan niya. Pero nung tignan ko yung mukha ng pamangkin ko, eh titig na titig siya doon sa dulo ng hagdan, sa may itaas. Saglit akong napasulyap sa kung ano yung tinitignan nito kasi parang bigla akong kinilabutan. Sobrang dilim kasi talaga sa taas. At wala ka talagang maaaninag na kahit ano. At mas lalo pang nanindig ang mga balahibo ko noon na parang may kuryenteng dumaloy bigla sa aking katawan noong may ituro siya sa taas. Napangunahan agad ako ng takot noon kaya iniwan ko siya saglit at nakisuyo na lang ako sa pinsan kong lalaki na buhatin si Jello papunta sa sala. Naikwento ko naman yun kaagad sa aking mga tita. At ang sabi nila, baka raw yung lolo namin na pumanaw na. Ito naman po yung pangalawa kong kwento. Si Mary po ay aking pinsan. Pero mas bata ito ng 1 taon kay Jello. Si Mary po kasi, eh mas lapitin po talaga siya at madami siyang nakikita na hindi nakikita ng iba. Siya po ang pinakabatang pinsan namin at katulad niya, hindi na rin po namin naabutan ang aming lolo at lola na siyang mga magulang ng mga magulang namin. Bakasyon po noon at nagsisiuwian po talaga ang aming mga angkan para magbakasyon dito sa probinsya namin. Taga Maynila po kasi ang mga ito at ang iba naman
ay taga Baguio pa. Kinabukasan, normal na araw lang naman. Salo-salo kaming kumakain ng pananghalian. Sa pamilya ko po kasi, Boss Kira, hindi mawawala ang mga picture-picture. Siyempre kami namang magpipinsan ay hindi papayag na hindi aaura sa harap ng kamera. Kaya naman habang kumukuha kami ng makakain, ay tamang ngiti-ngiti lang. Nang biglang nagsalita si Mary at meron siyang itinuturo sa likod ng isa kong pinsan. Nagtatanong ito kung sino raw yung nasa likod niya. Lahat kami ay natigilan. Napatingin pero wala namang ibang nasa likod ng pinsan namin. Isa-isa kaming nagtinginan nun. Pero ipinagsawalang bahala na lang namin ito. Nagpatuloy kami sa pagguha ng pagkain. Nang matapos ang pananghalian, tinawag ng aking pinsan si Mary at meron siyang ipinakita sa mga litrato. Laking gulat namin nang ituro niya ang litrato ng aming lolo na papa ng aming magulang na siya raw na nakikita niya sa likod ng pinsan namin kanina. Boss Kira, kagaya nga ng sabi ko, yung lolo po namin na yon ay matagal nang namayapa. Halos dekada na po ang nakakaraan na kahit isa po sa aming magpipinsan ay hindi na siya naabutan. Ito po ang aking huling kwento. December po ang buwan ng kaarawan ni Jello at Mary. Magkasunuran lang po ang birthday nila. Kaya naman noong bata-bata pa sila, ay pinagsasabay na lang namin ang kaarawan nila. Keso para isang handaan na lang daw, para konting salo-salo na lang sa susunod. Kinabukasan matapos ang selebrasyon ng kanilang kaarawan, si Mary kasi maaga ring nagigising at tuwing umaga, gustong-gusto nitong naglalaro sa parke. Yung park na sinasabi ko po, Boss Kira, ay plaza po sa aming bayan yon, kung saan may mga playground na maaaring maglaro ang mga bata. Kaya naman gustong-gusto ni Mary na pumupunta sa amin tuwing bakasyon, lalo na kasi malapit lang ang bahay namin sa plaza. Maaga silang pumupunta ng kanyang papa para samahan itong maglakad-lakad at maglaro muna doon sa parke. Habang kami naman, na mga kagigising pa lang, ay nagsipunta na sa kusina para kumain ng umagahan. Masayang nagkukwentuhan ang aming pamilya at sakto namang dumating na sila Mary noon at ang kanyang papa. Sinalubong naman sila ng aking tita na siyang mama ni Mary para daw pakainin na ito. Pero ayaw pa raw nung bata kasi hindi naman daw ito nagugutom. Kaya naman si Mary, dumiretso siya sa likod ng bahay para maglaro ulit. Sa likod kasi ng bahay namin, Boss Kira, ay merong swing. At dati din po kasi, sa tabing gilid lang nito, ay merong malaking puno noon. Pero ngayon po ay putol na ito. Marami ring halaman sa paligid. Tamang kwentuhan lang kami noon sa loob. Kanya-kanyang kwentuhan kami noon. Ilang taon pa lang po si Mary noon nang nangyari ito. Kaya talagang binabantayan po siya sa bawat galaw niya. Kaya naman matapos kumain ng papa ni Mary, ay agad niya nang sinundan si Mary sa likod para ayain na rin itong kumain. Pero maya-maya, habang nasa kalagitnaan kami ng pagkukwentuhan, biglang pumasok si Tito na parang natatawa na kinakabahan pa. Sabi niya kay Tita, "Tignan mo nga tong anak mo. Hindi ko maintindihan yung sinasabi." Tapos may itinuturo pa siya ron sa may halaman. Para pang may kinakausap doon. Agad naman siyang pinuntahan nila Tita nang marinig iyon. Isa-isa kaming nagtayuan at tinignan si Mary sa labas. At totoo nga, meron siyang tinitignan sa mga halaman at tila meron ding kinakausap. Habang sa paningin naman namin,
ay walang kahit anong meron doon. Sabi nila tita, duwende daw yun. Nang marinig ko naman iyon, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil na rin sa kilabot at gulat, ay bigla akong napasigaw ng hindi ko alam. Lahat sila ay nagulat. At ako naman, lumayo ng saglit sa pinto kung saan kami nakasilip. Maya-maya po ay biglang may sinabi si Mary. Nagtago raw po yung dalawang duwende. Siguro ay nagulat din sa aking pagsigaw. Samantalang yung isa ko namang tita ay nagbibiro pa na humingi raw ng numero si Mary at baka sakaling manalo ng loto. Tinanong nila kung anong itsura at kung anong kulay ng duwende. Ang sabi naman ni Mary sa wikang Ingles ay wala daw mga mukha yung dalawa. Pero mahahaba raw yung mga balbas. Sabi pa nito, nakapula rin daw ang mga ito at ang laki nila ay hanggang tuhod niya. Matapos iyon ay inaya na nila si Mary na pumasok na sa loob ng bahay. Pero ayaw niyang pumasok. Kaya sabi nila tita ay mag-atang na lang daw kami para hindi nila gambalain si Mary. Kumuha kami ng mga pagkain sa loob at inilatag yun ni Mary kung nasaan yung mga duwende. Nagdasal na rin po sila. At matapos yon, ay ayaw pa rin umalis ni Mary doon. Tila ba pinapanood niya pang kumain yung mga duwende? Sabi pa nito, ay mas dumami pa raw sila. Malapit na nga raw maubos yung pagkain. Pero sa paningin namin ng mga sandaling yon, ay buo at hindi pa rin nababawasan yung pagkaing inilatag doon. Ilang minuto pa ay pumasok na ang lahat at itinuloy na ang pagkain. Habang sila tita naman ay nagkukwentuhan tungkol doon. Totoo raw na may mga duwende sa bahay at matagal na daw silang nandoon. Naikwento din sa akin ng aking papa noon na totoo raw talaga sila. Dahil minsan na rin daw nilang nakita sa sahig ang marka ng paa ng mga duwending iyon. Patungo ito sa labas ng pinto. Ang inisip nila noon, siguro daw ay nakisilong ito sa loob ng bahay. Dahil kasagsagan noon ng bagyo nung makita nila yung bakas ng mga paa. Ayun lang naman po, Boss Kira. Pagpasensyahan nyo na po kung magulo ang kwento ko. First time ko po kasing magbahagi ng kwento. Sana po mapasama ito sa channel nyo. Lagi po kasi akong nakaabang sa Spotify ninyo. Hinaasar na nga rin po ako ng papa ko at binabansagan akong maligna dahil daw mahilig akong makinig ng mga ganitong storya. Maraming salamat po. God bless and more nginig stories pa po. Thank you.